Okay, let us continue our discussion on negotiable instruments law. Okay, natapos natin yung section 29, yung accommodation party. Okay, now let us proceed now sa section 30 hanggang section 50, which is negotiation. Okay, ano ba ibig sabihin ng negotiation? If you look section 30, sabi doon, what constitute negotiation? Sabi nun, an instrument is negotiated when it transferred from one person to another as to constitute the transferee a holder thereof. If the instrument is payable to order, it is negotiated by endorsement completed by delivery. If the instrument is payable to bearer, it is negotiated by mere delivery. Now, what are the distinction between a negotiation from assignment? Okay, pag sinabi kasing negotiation, it applies only to a negotiable instrument. Samantalang yung assignment, it applies to both negotiable and non-negotiable instrument. Sabi mo, sir, paano naging applicable sa non-negotiable? Kung non-negotiable yan, trinansfer mo, we call the assignment. Now, kailan naman siya nagiging okay assignment sa negotiable instrument? Halimbawa, yung instrument is payable to order. Pero ang ginawa mo, okay, dineliver mo lang without endorsement. Hindi yan magko-constitute as negotiation. Kasi pag order instrument, para ma-negotiate yan, kailangan ko ng endorsement completed by delivery. Kaya kung dineliver lang without endorsement at payable to order, then we called it a negotiation. We called it an assignment lang. Next, sa negotiation kasi, ang tawag sa transferee holder. Okay, sa assignment, the transferee is called an assignee. Next, sa negotiation, kapag holder in due course ka daw, pwede kang maka-acquire ng better title than the transferor. Sa assignment kasi, the assignee merely step into the shoes of the transferor. Kaya basic rule natin sa assignment, the transferee cannot acquire better title than the transferor. Next, sa negotiation, pag holder in due course ka, subject ka lang sa real defense lang. Pero sa assignment, okay, the assignee is subject to both, okay, real and personal defense. Next, sa negotiation, okay, general endorser warrant the solvency of prior party. Sa assignment, the assignor does not warrant the solvency of prior parties. And last, sa negotiation, governed to ng negotiable instrument law. Assignment, hindi siya governed ng negotiable instrument law, but rather governed siya ng assignment of credit under the new civil code. Okay, now, let us discuss first yung four mode of transfer of negotiable instrument. Ano ba yung four mode of transfer ng negotiable instrument? Apat yan eh. Una, yung tinatawag na issue. Second is called negotiation. Third is assignment. And last is by operation of law. Okay, ano bang ibig sabihin ng issue? Pag tinignan naman yung definition ng issue sa section 191. Sabi doon, issue means the first delivery of an instrument complete in its form as to constitute the transferee a holder thereof. Kaya tandaan nyo, pag sinabi nating issue, yan yung lumalabas na first delivery ng instrument. Okay, complete in its form as to constitute the transferee a holder thereof. Okay. Kaya ibig sabihin kung promissory note yan, from maker to the payee. Kasi yan yung first delivery ng instrument, complete in its form as to constitute the transferee a holder thereof. Ngayon pag si P, gusto niyang i-transfer kay A, dalawang mode siya. Pwede siyang negotiation, pwede siyang through assignment. Now, kailan siya nagiging negotiation? Negotiation siya kung payable to order daw, ang ginawa, in-endorse mo, plus dineliver. Pero pag ang instrument ay payable to bearer at dineliver ni P kay A, we called it delivery, we called it negotiation din.
Pero halimbawa yung instrument ay payable to order, ang ginawa ni P, dineliver kay A without endorsement, hindi okay holder si A. Ang tawag kay A is an assignee. Kasi yung transfer from P to A is called assignment. Kaya tandaan nyo, pag may binanggit kang holder, ibig sabihin, ang mode of transfer no, negotiation. Kasi pag walang negotiation, walang holder. Kasi once na ang mode of transfer is assignment, ang tawag sa transferee is an assignee. Kaya di ba kung halimbawa, payable to order, tapos dineliver ni PKA at tinanong kita, is A a holder? The answer is no. Ang tawag kay A is an assignee. Pero kung originally payable to bearer to at si P dineliver yan kay A, then A is called a holder. Kasi pag payable to bearer nga, yung delivery lang nung bearer instrument would constitute a valid negotiation. Ngayon pag halimbawa si A namatay ito, matatransfer yung negotiable instrument kay X naman by operation of law through succession. Kaya sabi ko, for yung mode of transfer niya, bali, issue, negotiation, assignment, and by operation of law. Okay, now balikan ko class yung definition okay, nung negotiation. Ulitin ko ha, ang sabi ng section 30, what constitute negotiation? Sabi yan, an instrument is negotiated when it transferred from one person to another as to constitute the transferee a holder thereof. Kaya ibig sabihin, dapat yung transferee magiging holder daw. Okay, at ang definition ng holder naman sa section 191, holder means the payee or endorsee of a bill or notes who is in possession of it or a bearer thereof. Kaya tandaan nyo, okay, para magkaroon ng valid negotiation na pag bearer instrument, kailangan ko lang ng delivery. Pag payable to order naman, kailangan ko lang endorsement completed by delivery. Okay? Ngayon, sabi ng section 191, ano mang ibig sabihin ng endorsement? Endorsement daw means an endorsement completed by delivery. Okay, at ang sabi ng section 31, ito importanteng provision to. The endorsement must be written on the instrument itself. Kaya ibig sabihin, kung magkakaroon ka ng endorsement, dapat mismo dun sa instrument siya. Or pwedeng pangalawa, to the paper attached thereto called a launch. Kaya ang tawag natin na sa paper attached thereto, we called it a launch. Okay, the signature of the endorser without additional word is a sufficient endorsement. Kaya alabawa, pumirma ka lang. Pag pumirma ka lang, ang tawag kasi natin dyan, blank endorsement. You don't specify the endorsee. Kaya kung wala kang in-specify na endorsee, lumalabas dun. Okay, we call it blank. And that is a sufficient endorsement. Pero by the way, may legal effect yan. Ha? Kung halimbawa, yung instrument ay originally payable to order kasi, tapos ang last endorsement mo ay blank, mako-convert yung order instrument into a bearer instrument. Kasi kung nare-recall nyo yung section 9 paragraph letter E, di ba sabi ng section 9 paragraph E, okay, when an instrument payable to bearer, nakalagay sa paragraph E, when the only or last endorsement is an endorsement in blank. Okay, ito importante rin to. Sabi dyan, the endorsement must be an endorsement of the entire instrument. Ibig sabihin, pag gagawa kayo ng endorsement, kailangan ni-endorse mo raw yung entire instrument. Pinagbabawal ng batas ang partial endorsement. Kasi once na ginawa mo siyang partial endorsement, hindi siya magko-constitute as a valid negotiation. We call it only an assignment. Or pangalawa, sabi dyan, okay, or which purport to transfer the instrument to two or more endorsees severally. Kaya ibig sabihin, bawal din yung endorsement sa two or more endorsees severally. Okay, hindi raw yung magko-constitute as valid negotiation. Yan, tawag dyan, assignment lang. Okay, but when the instrument now has been paid in part, it may be endorsed as to the residue. Okay, exception to the rule. Okay, example ah.
Halimbawa, ang tenor ng instrument is I promise to pay to the order of X 100,000 10,000 pesos signed Y. Tapos ang ginawa dito ni X, in-endorse na kay A, nag-pay to A siya 8,000. Bawal 'yun. Kasi kung ang amount ng instrument is 10,000 pesos, in-endorse mo lang yung 8,000, that is partial endorsement. Hindi siya magko-constitute as valid negotiation. Kaya ang tawag sa kanya, assignment lang. Kaya pag tinanong kita kunwari dito, is A a holder? The answer is no. A is just an assignee. Kasi walang valid negotiation because of the partial endorsement. Pero may exception kasi, di ba? When the instrument is already paid in part, it may be endorsed as to the residue. Kaya halimbawa, yung 10,000 pesos, payable yan in installment. Okay, sabi nating 1,000 per month. Ang problema, bayad na yung 2,000. Okay, ang ginawa ko, in-endorse ko yung 8,000 o valid negotiation. Kasi nga, sabi ng batas sa exception, when the instrument has been paid in part, it may endorse as to the residue. Kaya pwede kong i-endorse yung remaining balance na hindi pa bayad. Kaya yan, magko-constitute as valid negotiation. Kaya itong halimbawa, in-endorse ko yan ng 8,000 lang, pero bayad na kasi yung 2,000, pag tinanong kita, is A a holder? The answer is yes na. Kasi lumalabas, nag-fall siya sa exception. Pero kung wala pang bayad ron sa 10,000, in-endorse ko yung 8,000 pesos, hindi siya magko-constitute as valid negotiation. Kaya pag tinanong kita, is A a holder? The answer is no. Because A is just an assignee. Or bawal din to, pangalawa, pay to A 5,000, kung 10,000 yung amount niya, tapos in-endorse ko, pay to A 5,000 and pay to B 5,000, two or more endorses severally yan. Kaya lumalabas, nag-i-split ka ng cost of action. Kaya lumalabas, hindi rin siya valid negotiation. Ang tawag dyan, assignment lang. Okay, ngayon, ang tanong, pwede ba to yung pay to A and B? The answer is yes. Kaya halimbawa, si M, nag-issue ng promissory note payable kay P or order. Tapos, ang ginawa ni P naman, in-endorse kay A. In-endorse niya kunwari kay A and B. A and B, ito hindi lang A. A and B. Ginawa ko, pay to A and B, sign P. Ang tanong, okay, meron bang valid negotiation dito? The answer of course is yes. Pero ang problema dito, kapag si A for instance, saka si B, gusto nilang i-negotiate kay C, dapat i-comply mo yung requirement ng Section 41. Kasi ang sabi ng Section 41, pag may two or more pays or endorsee who are not partners, dapat daw both must endorse unless they are partners or one is duly authorized by the other. Kasi ibig sabihin, pag nag-endorse ngayon, halimbawa, okay, in-negotiate kay C, dapat pay to C, sign A and B. Eh sir, baka tanongin mo ko, sir, sandali sir, paano pag ang pumirma dito si A lang? Or ang pumirma si B? Eh hindi naman sila partner. And one is not duly authorized by the other. Hindi yan magko-constitute as valid negotiation. Kaya pag tinanong kita, is he a holder? The answer is no. Kasi binayolate mo yung provision ng Section 41. Pero how about yung pay to A or B dito? Is that a valid negotiation? I think that is a valid negotiation. Pero may mga ibang author, ang kanilang stand, pag pay to A or B, hindi raw valid negotiation. Okay, kaya lumalabas kung walang valid negotiation, then they are just, okay, an assignee. Pero I think pwede to, kasi pinagbabawal lang naman ng batas dito yung partial endorsement. Hindi naman to partial endorsement eh, kasi ibig sabihin kung nakalagay na pay to A or B, it means either A or B may further negotiate the entire instrument. Okay, now, punta tayo sa kind of special endorsement. Okay, una, special. Pag sinabing special daw, you specify the endorsing. Okay, bawa si M, nag-issue ng promissory note payable kay P or order. Okay, tapos si P ang ginawa, in-endorse kay A. Pag nag-endorse ka ng ganito, pay to A, sign P, then that is a special endorsement because I specify the endorsee. Pero pag sinabi nating blank, it means you don't specify the endorsee.
Halimbawa, si M nag-issue ng promissory note payable kay P or order. Okay. Tapos, 10,000, signed M. Si P naman ang ginawa, in-endorse kay A. Pumirma lang siyang P. Okay, ang tawag dito ay blank endorsement because you don't specify the endorsee. Now, I repeat, pakicheck niyo yung legal effect kapag nagkaroon ng blank endorsement. Kasi once nagkaroon ng blank endorsement, it means, okay, kung originally payable to order siya, mako-convert siya into a bearer instrument. Kasi the last endorsement is in blank. Okay, pursuant to section 9, paragraph letter E. When the only or last endorsement is an endorsement in blank, magiging payable to bearer. Kaya once na payable to bearer na siya, pwede mo na siyang i-negotiate by mere delivery. Okay, yung pangatlong kind of endorsement is the what we call restrictive. By the way, meron tayong tatlong klaseng restrictive endorsement. Okay, una, yung tinatawag nating restrictive prohibitive type. Second is the what we call the agency type. And last is the what we call the trust type. Yung prohibitive type, it means it prohibit the further negotiation of the instrument. Okay, ang example nito, naglagay ka ng word only or word of exclusivity. Kaya limawa, naglagay ako ng pay to A only, A and no other person, restrictive yan, which is prohibitive type. It prohibit the further negotiation of the instrument. Kaya ang legal effect niya, once nagkaroon ng prohibitive type na restrictive, then the instrument becomes non-negotiable. Pero kung halimbawa, yung restrictive kind of endorsement mo is agency type lang o kaya trust type, it will not, okay, destroy the negotiable character of the instrument. Example ng agency type, ito yon, constitute the endorsee, the agent of the endorser. Example is pay to A for collection. O kaya, collection or remittance, collection only, o kaya for deposit, lahat yan ay agency type. That's why the instrument is still negotiable. Another is vest the title in the endorsee in trust for another. Okay, like pay to A in trust for B as trustee for B for the use, for my use, for the use of B. Mga ano to, trust type. Pero by the way, class, huwag kang makonfuse. Halimbawa, naglagay ako ng endorsement na pay to A only. Ang tanong, can A further transfer the instrument? Okay, the answer is yes, but no longer by negotiation. Pwede mo pa rin siyang i-transfer by assignment in the absence of any prohibition on assignment. In fact, sa civil code nga, di ba, sabi natin, all rights acquired by virtue of obligation are transmissible. Kaya pwede mo siyang i-transfer. Kaya huwag mo i-confuse na hindi porke non-negotiable and non-transferable, di ba? Kasi kahit na non-negotiable yan, pwede mo siyang i-transfer by assignment but not by negotiation. Kasi ang negotiation, nag-a-apply lang with respect to negotiable instrument. Okay, pero tandaan yung DC, kahit nagkaroon dito ng restrictive kind of endorsement na okay, agency type or trust type, it will not destroy the negotiable character of the instrument. Pero may legal effect siya. Kasi ang sabi ng Section 37, but all subsequent endorsees acquire only the title of the first endorsee under the restrictive endorsement. Kasi alibaba, ganito ha. Si M nag-issue ng promissory note payable kay P or order. Tapos si P ang ginawa in-endorse kay A. Naglagay siya ng pay to A for deposit. Ang tanong dyan is that can A still negotiate the instrument? The answer is yes. Pero ang effect kasi niyan, pag trinansfer ni A yan kay B, ang sabi ng batas, since nakalagay, di ba, pay to A for deposit, ang ma-acquired ni B for deposit din. Kasi ang sabi ng batas, all subsequent endorsee acquire only the right of the first endorsee under the restrictive endorsement. Since ang na-acquired niyang right is for deposit lang din na-acquired ni B. Ngayon,
Okay, tingnan mo yung effect ng restrictive endorsement under Section 37. Ano ba yung effect ng restrictive endorsement? Halimbawa, nakalagay doon for deposits. Eh, napunta ka na kay B. Pwede bang singilin ni B si M? Okay, answer is yes. Kasi entitled ka to receive payment on the instrument. Pangalawa, to bring any action thereon that the endorser could bring. Kaya kung pwedeng mag-file ng action si P kay M, pwede rin mag-file ng action si B kay M. At pwede ba niyang i-transfer? Pwede rin. Pero sabi diyan, transfer is right as such endorsee when the form the endorsement authorizes him to do so. Kaya, okay, pwede ko pa rin siyang i-transfer. Either by negotiation or pwede rin through assignment. Okay, in the absence of any prohibition on negotiation or assignment. Okay, next is the what we call non-restrictive. Another is qualified. Okay, tingnan mo yung qualified. Sabi dyan, a qualified endorsement constitute the endorser a mere assignor of title to the instrument. Sabi dyan, it may be made by adding to the endorser signature the words without recourse or any words of similar import. Okay, such endorsement does not impair the negotiable character of the instrument. Okay, ang example ng mga qualified endorsement is pay to A without recourse, endorsers not holder, sans recourse, at endorses own risk, endorser not holder. Kaya ibig sabihin pa ang mga nakalagay na ganyan, naglagay ka ng without recourse basis, then considered ka lang as a mere assignor of title. Okay, kaya ang liability rito, nung nag-endorse ng qualified endorsement, is covered ng Section 65. Okay, gusto kong tingnan yung maigi yung Section 65 versus Section 66. Kasi sa Section 65, dalawa ang covered nito eh. Una, nag-negotiate ka by delivery. Pangalawa, nag-negotiate ka by qualified endorsement. Yung Section 66 naman, nag-negotiate ka by general endorsement. Ngayon, ang gusto ko lang i-emphasize kasi dito ganito. Halimbawa, si M, nag-issue ng promissory note kay P or bearer. Tapos si P ang ginawa, diniliver kay A. Ang liability ni P papunta kay A is Section 65 kasi nag-negotiate siya by delivery. Ngayon kung halimbawa, si P, si M uli, nag-issue ng promissory note payable kay P or order. Tapos si P ang ginawa, in-endorse ngayon kay A. Nag-pay to A siya, tapos without recourse. Ang liability ngayon ni P papunta kay A is Section 65 uli. Kasi nag-negotiate siya, okay, by qualified endorsement. Pero kung halimbawa ganito, si M nag-issue ng promissory note payable kay P or order, tapos si P ang ginawa in-endorse kay A, nag-pay to A siya, sign P. Special endorsement yan, di ba? Okay, pumirma lang siyang P, blank endorsement. Whether special or blank yan, parehas yan class na general endorsement. Kaya lumalabas ang liability ni P papunta kay A, hindi Section 65, Section 66 yan. Kasi ang Section 66, nag-a-apply yan pag general endorsement. Ulitin ko yung 65, nag-a-apply pag nag-negotiate ka by delivery o kaya by qualified endorsement. Pero once na general endorsement yan, Section 66. Anong pinagkaiba ng kanilang warranty? Mamananotice mo yung 65 kasi meron kang apat na warranty. First, that the instrument is genuine in all respect what it purport to be. Second, that he has good title to it. Number three, that all prior parties has capacity to contract. At number four, that he has no knowledge of any fact which would impair the validity of the instrument or rendered it valueless. Pero sa Section 66 kasi, okay, meron kang warranty similar dun sa 65 ng paragraph ABC. Kaya paragraph ABC ng Section 65, ganun din sa 66. Nagkaroon lang sila ng distinction dun sa paragraph letter D. Kasi pag general endorsement ka, ang warranty mo, you warrant that at the time of endorsement, it is valid and subsisting. Sa madaling salita, yung 66, irrelevant dito yung knowledge. Kaya may knowledge ka o wala, but basta at the time of endorsement, hindi siya valid and subsisting, violation siya ng warranty. Pero yung Section 65 kasi, yung Section 65,
Lumalabas dito, material yung knowledge. Kasi kung wala kang knowledge, it means wala kang violation ng warranty. Kasi ang sabi ng 65 paragraph D, he warrant that he has no knowledge of any fact which would impair the validity of the instrument or rendered it valueless. Okay? Ngayon, yung number 7 naman dito, unqualified or general daw. Okay? No condition yan. Okay, ano naman yung tinatawag na conditional? Sabi dyan, when an endorsement daw is conditional, the party required to pay the instrument may disregard the condition and make payment to the endorsee or his transferee whether the condition has been fulfilled or not. But any person daw to whom an instrument so endorsed is negotiated will hold the same or the proceeds thereof subject to the right of the person endorsing conditionally. Okay, example nitong conditional. Halimbawa si M nag-issue ng promissory note payable kay P or order. Tapos si P nag-endorse kay A. Pay to A if X kunwari, ganito, pass the board exam, or any condition, sign P. Ngayon, ibig sabihin, yung transfer of title ni P papunta kay A, conditional. Halimbawa, tinanong kita. Ano ang pinagkaiba ng condition appearing on the face of the instrument saka condition on the endorsement lang? O answer, pag ang condition ay nag-appear sa face ng instrument, then the instrument becomes non-negotiable. Pero pag ang condition ay nag-appear lang sa endorsement, the instrument is still negotiable. In fact, ang sabi nga ng batas dito, pwede bang habulin ni A si M even though hindi na fulfilled yung condition? Or in another way of question is, pwede bang bayaran ni M si A even though hindi na fulfilled yung condition? Sabi ng batas is yes. Pwedeng bayaran ni M si A. Pwede raw i-disregard ng party primary liable yung condition sa endorsement kasi ang reason dyan, hindi yan part ng kanyang original contract. Kasi remember, ang maker, he unconditionally bound to pay the instrument. Kaya kung naglagay man ng condition sa endorsement, hindi yan binding kay M kasi hindi yan part ng kanyang original contract kasi unconditionally liable siya. Pero ang sinasabi lang ng batas, kung binayaran ni MCA nung amount ng promissory note, hinohold lang niya yung proceed rito, okay, for the benefit of B. Kaya kung hindi na fulfilled yung condition, dapat si A, ibalik yan kay B. Kaya nga sinasabi dito, di ba, when an endorsement is conditional, the party required to pay. The instrument may disregard the condition. Eh, sino ba yung party required to pay? Di ba yung maker? Kaya pwede niyang i-disregard yung condition sa endorsement, whether or not na-fulfilled ba siya o hindi. Okay, pero sabi niyan, but any person to an instrument so endorsed, kasi kung na-negotiate nga kay A, is negotiated with hold the same. I-hold lang daw niya yon or the proceed thereof subject to the right of the person endorsing conditionally. Kaya dapat, hinohold na lang niya dito yung payment ni MKA for the benefit of P kung hindi na fulfilled yung condition. Kasi yung transfer of title papunta from P to A is conditional. Okay, another is the joint. Sabi dito, when an instrument is payable to the order of two or more payees or endorsees who are not partners, all must endorse unless the one endorsing has authority to endorse for the others. Kaya halimbawa ganito. I promise to pay to the order of P 100,000 pesos signed M. Tapos ang ginawa ngayon dito, okay, ni P, in-endorse kay A and B. Pwede ba yun? Pwede. Di ba sabi ko pag A and B, pwede yun. Hindi yan magko-constitute as partial, okay, endorsement. Endorsement pa rin yan ng entire instrument. Kaya pay to A and B is allowed. Pero pag si A and B gusto nilang i-further negotiate yung instrument, i-comply mo yung Section 41. Kasi ang sinasabi nga ng Section 41, kung two or more payees or endorsees yan, were not partners, dapat both must endorse. Kaya dapat pumirma si A, pumirma rin si B. Pareha silang mag-endorse dapat dito. Kasi pag ang nag-endorse si A lang or nag-endorse si B at hindi naman sila partners is one is not duly authorized by the other, hindi siya magko-constitute as valid negotiation. Kaya dito, pag tinanong kita, is A a holder? The answer of course is yes.
holder siya. Pero kung pumirma si A lang, walang pirma si B, or pumirma si B, walang pirma si A, hindi sila partner, or one is not duly authorized by the other, pag tinanong kita, is A a holder? The answer is no. Kasi walang valid negotiation, then A, X of course is called an assignee lang. Okay, punta naman tayo sa tinatawag na successive endorsement. Sabi ng Section 50, when an instrument is negotiated back to a prior party, such party daw, okay, may subject to the provision of this act, reissue and further negotiable the same. But he is not entitled to enforce payment thereof against any intervening party to whom he was personally liable. O, limbawa, si A, nag-issue ng promissory note payable kay B or order, ninegotiate kay C, ninegotiate kay D, ninegotiate kay E, napunta kay F, ninegotiate ni F, pabalik kay C. Ang sabi kasi ng batas, pag bumalik yan kay C, then C go back to his prior right. Okay? Pero hindi raw pwedeng ma-enforce ni C yung instrument dun sa mga intervening party to whom he was personally liable. Kasi sabi ko nga, pag hinabol dito ni, okay, di ba? Si C kasi dapat liable siya kay D. Si D liable kay E. Si E liable kay F. Si F liable kay C. Si C liable kay D. Si D liable kay E. Si E liable kay F. Si F liable kay C. Iikot lang siya ng iikot. Wala nang katapusan. Kaya pag bumalik yan kay C, hindi na niya pwedeng habulin si D, E, F. Kasi nga, he can no longer enforce the instrument against any intervening party to whom he was personally liable. Kaya pwedeng habulin ni C dito, si B na. Kasi si B endorser kay C. Okay? In fact, pag bumalik yung instrument kay C, hindi siya magkakost ng discharge of instrument. Kasi para ma-discharge yung instrument, di ba nakalagay doon, payment in due course by or on behalf of the principal debtor. Kaya dapat ang nagbayad ng instrument, yung mismong party primary liable. Kung promissory note, yung maker, sa bill of exchange, dapat yung acceptor. Kaya kung nagbayad niyan is yung party secondary liable lang, hindi siya magkakos ng discharge ng instrument. Babalik ka lang sa prior right mo. Pero hindi mo nga pwedeng ma-enforce yung instrument against any intervening party to whom he was personally liable. Pero take note, tingnan mo to. Pag si C, di lumalabas, pagbalik niyang kay C, hindi siya magkakos ng discharge, kaya pwede niyang i-renegotiate yung instrument. Eh kaso, na-negotiate ngayon ni C papunta kay G. Kaya kung ako si G ngayon, lahat kayo liable. Kasi ang gagawin dyan ni G ganito, presentment for payment, dishonored by non-payment, then bigyan mo lahat ito ng notice of dishonor. Kaya pwede kong habulin sa kanila kahit sino in any order. Pero pag hinabol, halimbawa ni G, kunwari lang ha, hinabol ni G si E. Nagbigay ako ng notice of dishonor. Okay, ang gagawin ni E, hahabulin niya siyempre si D kasi endorser siya kay E. Hahabulin naman ni D si C. Pero hindi na pwedeng habulin ni C si F. Kasi iikot lang yan. Kaya dapat ang hahabulin ni C dito, si B na. Kasi napunta siya sa third person. Pero kung dito lang bumalik, lumalabas, hindi mo pwedeng habulin to. Kaya temporarily, D, E, F are not liable to C. They are not liable. Pero once na-renegotiate yan sa third person, walang pakialam si G dito. Kaya pwede kong habulin dito in any order, maghabulan na lang sila. Okay. Tapos sabi ng Section 68, di ba? As respect one another, endorsers are liable prima facie in the order in which they endorse. Kaya ibig sabihin, ang presumption dito, ang order of endorsement, si B ang liable kay C. Si C ang liable kay D, si D ang liable kay E, si E ang liable kay F. Pero yan ay between, okay, them. Pero lumalabas, pwede silang mag-present, kasi ano ito eh, rebuttable presumption yan. Ibig sabihin, ang presumption, nag-endorse sila, okay, in the order in which they endorse. Pero pwede silang mag-present ng ebidensya na hindi si B ang liable kay C, but rather si C ang liable kay B. Pero as among them, as between them. Okay? Yan yung tinutukoy sa Section 68. Now, another kind of endorsement yung tinatawag na irregular or anomalous endorsement. Now, bakit siya tinawag na irregular or anomalous endorsement? Kasi, okay,
yung signature ng endorser is not supposed to be there, pero nag-reflect. Kaya tinawag siyang irregular or anomalous endorsement. Okay, now, sabi, paano nangyari yun, sir? Bigyan ka ng example. Halimbawa, si M, nag-issue ng promissory note payable kay P or order. Ang general rule kasi is that, ang unang dapat mag-appear na endorsement dito is supposed to be P. Dapat yung unang signature na magre-reflect dito, dapat pirma ni P as endorser. Ang problema, pag-deliver pa lang ni M ng instrument kay P, nakapirma na kagad si X. Eh, ang problema, kung nare-recall niyo yung discussion sa part 1, di ba ang sabi ng section 17, when a signature is so placed on the instrument that it cannot be determined in what capacity he intended to sign that he is deemed an endorser. Kaya lumalabas, endorser dito si X. Pero since, okay, his signature is not supposed to be there, then X become an irregular endorser. Kasi nga, bakit nandun yung signature ni X? Di ba dapat ang first signature na mag-reflect is the signature of the payee? Kaya lumalabas, X become an irregular endorser. Okay? Or, sabi mo, ba't naman po yung mga si X? Malamang isa siyang accommodation endorser. Ngayon, anong pinagkaiba ng irregular saka general endorsement? Pag general endorsement kasi, pwede raw siyang blank, pwedeng special. Pero pag irregular endorsement kasi, always in blank siya. Pangalawa, sa general endorsement, okay, nag-i-endorse siya after issue. Sa irregular naman, nag-i-endorse ka before issue. Para katulad nito, sa general endorsement, nag-endorse si P after issue once, di ba? Kaya pipirma si P. Pero dito, nagpirma na si X before issue. Kaya bago i-deliver ni MKP yan, nakapirma na si X. At pangatlo, sa general endorsement kasi, si P liable yan to all parties subsequent to him. Halimbawa, si P nag-endorse siya kay A. O di si P liable kay A and all subsequent party. Pero sa irregular endorsement kasi, liable daw yung regular endorser in accordance with the following rule above. Okay, ito yung rule. If the instrument daw is payable to the order ng third person, katulad nito, payable sa order ni P, third person, liable daw si X kay P and all subsequent party. Pangalawa, if the instrument daw is payable to the order ng maker or drawer, halimbawa, nakalagay doon, I promise to pay to the order of M, tapos, 10,000 pesos, signed M din. Hindi sabihin payable to the makers on order yan. Ang tanong, liable ba si X kay M? Siyempre, the answer is no. Liable siya, okay, to all parties subsequent to the maker or the drawer. Next, kung nag-sign ka raw for the accommodation ng pay, halimbawa, pumirma si X para i-accommodate si P. O liable ba si X kay P? Siyempre, hindi. Kasi na-accommodate lang ni X si P. Liable siya to all parties subsequent to the payee. O yan yung pangatlong rule. The last kind of endorsement is the what we call facultative endorsement. By the way, pag sinabing facultative endorsement, sabi dito, endorsement with waiver or benefit of any law intended for the advantage or protection of the obligor. Okay, ano yung example ng facultative endorsement? Halimbawa, pay to A, okay, presentment for payment waive, or pay to A, okay, or pay to B, notice of dishonor waive. Okay, ano ba yan? Waiver ng benefit ng any law intended for the protection or advantage ng obligor. Kasi di ba ang rule kasi, yung mga party secondary liable, para maging liable yan mga yan, may tatlong requirement, di ba? Una, kailangan ng presentment for payment sa rule. Second, dishonored by non-payment. At last, kailangan may notice of dishonor by non-acceptance or notice of dishonor by non-payment. Kaya kung we-waive mo ito, okay, lumalabas, we called it facultative endorsement. Okay, punta tayo sa section 35. Okay, alam mo yung sinasabi ng section 35, pwede mo bang i-convert yung blank endorsement into special endorsement? Okay, sasagutin niya ng section 35.
Sabi dito, the holder daw may convert a blank endorsement into a special endorsement by writing over the signature of the endorser in blank any contract consistent with the character of the endorsement. Example, si A nag-issue ng promissory note payable kay B or order. Or order yan ha. Tapos si B ang ginawa, nag-endorse kay C. Sign B lang. Ngayon, ano ba ang legal consequence ng pagpirma ni B ng blank? Yung originally payable to order, magiging bearer instrument yan. May problema ngayon dyan. Kasi pwede nang i-negotiate niyan ni C kahit kanino by mere delivery. At tandaan nyo, pag si C nawala niya yung promissory note at napulot ng third person, pwede siyang ma-negotiate sa isang holder in due course without need of forging the signature of C. Okay, di kayo required na i-forge ang signature ni C kasi, okay, di ba ano siya, bearer instrument na siya. Kaya hindi na kailangan ng endorsement. Kaya delikado dyan si C kasi pwedeng makuha sa kanya kung mawawala niya yung instrument. Kaya anong gagawin ni C para ma-protection na niya yung right niya? Gagawin dyan ni C, pwede niyang i-convert yung blank endorsement into special. Paano? Sabi ng batas, yun nga, by writing over the signature in blank, any contract consistent with the character of the endorsement. Kaya pwedeng gawin dito ni C, maglagay siya sa ibabaw ng pirma ni B ng pay to C. Anong effect? Na-convert na yung blank into special. Kaya kahit mawala ni C yan, mapipilitan yung nakapulot nito na i-forge ang signature ni C. Kasi order instrument na naman siya. Diba? At abi ko nga, pag order instrument, kailangan ng endorsement completed by delivery. Pero may tanong ako sa inyo. Pwede bang gawin ko ganito? Kung ako si C, ang nilagay ko sa ibabaw ng signature ni B ay pay to C notice of dishonor waived. Pwede ko bang ilagay sa ibabaw ng signature ni B? The answer is no. Bakit? Kasi may limitation yan. Kasi dapat it must be consistent with the character of the endorsement. Ang problema, kung nilagyan ni C ng ganito sa ibabaw ng signature ni B, hindi na siya consistent with the character of the endorsement. Kasi wala naman si B na balak na mag-waive ng notice of dishonor. Kaya lumalabas, okay, alteration yan. Okay? Kasi hindi mo pwedeng baguhin. Okay, kasi hindi nga yan consistent with the character of the endorsement. Kaya mapapansin mo yung section 35, meron siyang limitation. Kailangan it must be consistent with the character of the endorsement. Kaya normally, hindi pwedeng other kind of endorsement. It should be blank only conversion into special. Pero kung magkakaroon kayo ng facultative endorsement, restrictive endorsement, hindi na yan consistent with the character of the endorsement. Okay, ngayon punta tayo dito sa isang importanteng or related provision. Pag binasan nyo nga pala yung section 40, make sure na binasan nyo rin okay, yung section okay, 67, 65, and section 66. Okay, ano bang sabi ng section 40? When an instrument payable to bearer is endorsed specially, it may nevertheless be further negotiated by delivery. Sabi dyan, but the person endorsing specially is liable as endorser to only such holders as make title through his endorsement. Actually, yung section 40, ito yung legal basis for saying that a bearer instrument is always a bearer instrument. Ibig sabihin, pag yung instrument ay originally payable to bearer, kahit nagkaroon ng special endorsement dyan, pwede mo pa rin siyang i-negotiate by mere delivery. Kasi ayos, ulitin ko, a bearer instrument is always a bearer instrument. Okay? Kaya libawa, si M nag-issue ng promissory note payable kay P or bearer. Ang problema si A, ang ginawa, in-endorse niya kay B ng pay to B, signed A. Ang tanong, can B negotiate it to C by mere delivery? Pwede. Kasi kahit nagkaroon ng special endorsement dyan, since originally payable to bearer, pwede mo pa rin siyang i-negotiate by mere delivery.
Kaya ulitin ko, yan yung basis for saying that a bearer instrument is always a bearer instrument. Pero ang sabi ng Section 67, okay, when a person places endorsement on instrument negotiable by delivery, he incurred the liability of an endorser. O na naman ibig sabihin yan, halimbawa, ang instrument originally payable to bearer. Di ibig sabihin, negotiable yan by delivery. E nag-special endorsement ka. Sabi ng batas, yung nag-special endorsement, liable ka rito as endorser. E ano ang liability niya as endorser? Depende. Kung nag-qualified endorsement yan, ang liability niya, Section 65. Pero kung nag-general endorsement yan, ang kanyang liability, Section 66. Okay? Kaya tingnan mo yung 65 saka 66. Meron pa pala akong nakalimutan, yung last sentence ng Section 40. Ang sabi dito, ha, but the person endorsing especially is liable as endorser daw to only such holder as to make title to his endorsement. Kasi nga sabi ko, kung yung instrument originally payable to bearer, pero ang ginawa mo, nung ninegotiate mo, nag-endorse ka plus nag-deliver. Eh, since nag-endorse ka plus nag-deliver, liable ka raw dito as endorser. Pero magiging liable ka as endorser dun lang sa holder na naka-acquire ng title dun sa endorsement mo. Kasi kung halimbawa, hindi naman niya na-acquire yung title niya sa endorsement mo, eh ba hindi ka liable dito as endorser? Okay? Kaya yun yung limitation niya. Okay, ngayon, ano naman yung pinagkaiba ng 65 sa 66? O, binanggit ko na sa inyo yan before. Sabi ko, ang 65, nag-a-apply sa dalawang scenario. Number one, nag-negotiate ka by delivery. Pangalawa, nag-negotiate ka by qualified endorsement. Pero ano ba talagang pinagkaiba pag nag-negotiate ka by delivery at nag-negotiate ka by qualified endorsement? Actually, parehas lang sila talaga dapat. Pero mag-iiba yung liability pag nag-negotiate ka by delivery. Kasi ang sinasabi ng batas, pag nag-negotiate ka by delivery, ang warranty mo under 65, mag-extend lang dun sa holder. Okay? Ibig sabihin, kapag payable to bearer siya, lumalabas yung warranty mo under 65, mag-extend lang sa immediate transfer. Pero pag halimbawa, okay, payable to order siya, magiging liable ka as endorser, okay, dun sa Section 65, dun lang sa holder na naka-acquired ng title sa endorsement. Kasi ba, nag-qualified endorsement ako, di ba? 65 pa rin siya. Pero, yung liability mo as endorser, mag-extend dun sa holder na naka-acquired ng title mo. Pero kung nag-negotiate ka nga by delivery, ang warranty mo nag-extend lang dun sa immediate transfer lang. Kaya tandaan nyo ito yung sinasabi dyan, na when the negotiation is by delivery only, the warranty extend in favor of no holder other than the immediate transfer. The provision of subdivision C of this section do not apply to a person negotiating public or corporation securities other than the note. Okay, pakicheck na maigi yung warranties. Ha? Sabi dito, may apat na warranties yung nag-negotiate by delivery and by qualified endorsement. Una, that the instrument is genuine in all respect what it purport to be. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nagkaroon ng forgery, kunwari, sa endorsement, kahit nag-negotiate ka by delivery, liable ka pa rin for your warranty. Yun nga lang, pag nag-negotiate ka by delivery, ang warranty mo nag-extend lang sa immediate transfer. Kung nag-qualified endorsement ka naman, di liable ka as endorser sa Section 65, pero mag-extend lang dun sa holder na naka-acquired ng title through your endorsement. Pangalawa, that he has good title to it. Tapos yung mga all prior parties daw may capacity to contract. Kaya sabi ko nga, kung yung prior parties minor, di mo pwedeng sabihin na hindi ka liable kasi minor yung transferor. Kasi sabi mo, lahat ng prior parties may capacity to contract. And last, that he has no knowledge of any fact which would impair the validity of the instrument or rendered it valueless. Ano naman yung Section 66? Sabi ko nga, pag nagkaroon ng general endorsement, 66 dapat yan. Whether special or blank yan, kasi parehas naman yung general endorsement. Ang sabi dito, every endorser who endorses without qualification, warrant all subsequent holder in due course, tatlo. Okay, ABC, same nung ABC rito. Yung paragraph B,
ito yung iba. Kaya mapapansin mo pinagkaiba niya, pag nag-negotiate ka by general endorsement, ang warranty mo, winawarrant mo na at the time of endorsement, it is valid and subsisting. Kaya ibig sabihin yung knowledge dito, irrelevant. Kaya may knowledge ka wala, basta at the time of endorsement, hindi siya valid and subsisting, violation siya ng warranty. Pero dito sa person negotiating by delivery or by qualified endorsement, lumalabas, knowledge is material. Kasi may knowledge, kapag wala kang knowledge, wala kang violation ng warranty. Pero kung okay, may knowledge ka, may violation ka ng warranty. O yun ang pinagkaiba niya. Sa pangalawang distinction ng 65 versus 66 kasi, sa section 66, may tinatawag tayong secondary liability. Sabi niyan, and in addition, he engaged that on due presentment, it shall be accepted or paid or both as the case may be, according to its tenor, and that it is dishonored and the necessary proceeding of dishonors be duly taken, he will pay the amount thereof to the holder or to any subsequent endorsers who might be compelled to pay it. Yan yung tinatawag natin secondary liability. Okay, ibig sabihin, sinasabi dito ng general endorser na kapag hindi nagbayad yung party primary liable, siya ang magbabayad provided na comply lang yung condition. Ano ba yung tinutukoy na condition dito? Ito yun eh. And that if it is dishonored and necessary proceeding on dishonored. Ano ba yung necessary proceeding on dishonor? Siyempre yan yung una, presentment for okay acceptance or presentment for payment. Pangalawa is no okay, dishonored by non-acceptance or dishonored by non-payment. At pangatlo, binigyan ka ng notice of dishonor by non-acceptance or notice of dishonor by non-payment. Kaya pag hindi na-comply yung condition dito, ang effect, yung endorser ay discharged for secondary liability. Pero pag halimbawa, nag-negotiate ka by delivery or by qualified endorsement, meron ka bang secondary liability? Wala. Wala kang sinasabi na pag ang party primary liable, dishonor yung instrument, ikaw magbabayad. Wala kang sinasabing ganun. Ang sinasabi lang nung person negotiating by delivery or by qualified endorsement, pag may binailate akong warranty na naka-enumerate dun sa ABCD, liable ako. Pero kung wala, wala akong liability. Dito, in addition to the warranty, dun sa ABC, saka yung D dito, ito, okay, sinasabi mo na pag hindi nagbayad yung party primary liable for whatever reason, ikaw magbabayad, provided okay na comply yung condition. Yun yung mga presentment, dishonor, and notice of dishonor. Ngayon, merong question before sa bar exam. Okay, wait lang. Okay, balit yung tinanong dati sa bar exam. Okay, si A daw nag-issue ng promissory note payable kay B or bearer. Tapos si B ginawa, diniliver kay C. C naman, in-endorse at diniliver kay D. Si D, in-endorse at diniliver kay E. Then A papunta kay F by delivery. Ngayon, kung kayo si F ang present holder, sinong una nyo nga habulin dito? Okay, syempre answer, edi si A syempre, kasi si A yung party primary liable. Halimbawa, si F, nung hinabol niya ngayon si A, si yung signature pa ni A was forged. Lumalabas, hindi liable si A, kasi real defense ang forgery under section 23. Kaya, sino nga habulin ngayon ni F? Pwede ko bang habulin si A? The answer is yes. Sabagat binailate ni ang kanyang first warranty. He warrant that the instrument is genuine in all respect what it purport to be. Okay, since may forgery, o di liable ngayon si KF.
Pero ang liability ni A papunta kay F, 65 yan. Kasi nag-negotiate yan by delivery. Pero ang tanong, pwede bang habulin ni F si D? The answer is no. Bakit? Kasi hindi naman na-acquired ni F ang title niya sa endorsement ni D. Na-acquired niya ang title niya sa delivery ni E. Pwede bang habulin ni F si C? Lalong-lalong hindi. Kasi hindi naman na-acquired niya ni F ang title niya sa endorsement ni C. Na-acquired niya ang title niya sa delivery ni E. Pwede bang habulin ni F si D? Lalong-lalong hindi. Sapagkat ang warranty ni B sa 65 nag-extend lang sa immediate transfer. Ngayon, kung nahabol ni F si E, hahabulin siyempre ni E si D. Anong liability ni D kay E? 66 yan. Kasi general endorsement yan. Pwede bang habulin ni E si C? The answer is yes. Kasi yung title ni E, traceable na galing kay C. Kasi ang title ni D ay galing kay C. Kaya, okay, ang title ni E galing kay D. Kaya traceable ang title ni E, pwede niyang habulin si C. 66 pa rin yan. Kasi general endorsement yan. Pwede bang habulin ni E si B? The answer is no. Kasi ang warranty ni B nag-extend lang sa immediate transfer, which is si C. Saka, hindi mo rin kilala yan eh, kasi delivery lang yan, walang pirma dyan si D. Ngayon, hinabol ni E si D. O, hahabulin niya ngayon dito si C. 66 uli. Pero pwede ba niyang habulin si B? Hindi. Kasi ang warranty ni B, sa immediate transfer. Saka sabi ko sa inyo, for obvious reason, hindi mo mahabol yan kasi hindi mo kilala si B. Kasi hindi mo naman alam na yung instrument galing kay B kasi wala namang signature ni B. Ngayon, nahabol ni D si C. O pwedeng habulin ni C si B, pero 65 uli. Kasi nag-negotiate si B kay C by delivery. Kaya tandaan nyo, pag binasa mo yung section 40, make sure na binasa mo yung section 67, tapos section 65, and section 66. Because these are interrelated provisions. Okay, next po na tayo sa section 43. Sabi dyan, when the name of the payer endorsee is wrongly designated or misspelled, he may endorse the instruments as they're indescribed, adding if it fit his proper signature. Okay, ibig sabihin nag-a-apply yung section 43 kung halimbawa yung pangalan mo mali yung spelling or mali yung designation mo. Example, January 5, 2013, I promise to pay to the order of Baboy de la Cruz 100,000 side Ronald Mac. Ang problema, ang pangalan mo talaga hindi naman pala Baboy, puti si Bobby ka pala, Bobby de la Cruz dapat. Paano to? Sabi ng batas, pwede kang mag-endorse as herein. You need to endorse as herein described. Ibig sabihin kung paano ka dinescribe, ganun ka din dapat mag-endorse. Kaya since dinescribe kang baboy, abay dapat mag-endorse ka rin na baboy. Kaya gagawin ko, pay to Wendy San, signed Baboy de la Cruz. Okay? Or may pangalawang option ka. Pwede ka pa rin endorse as herein described, adding if it fit his proper signature. Kaya pwede malagay dyan, signed Baboy de la Cruz, tapos sa baba, signed Bobby de la Cruz. Oh, kung gusto mo another illustration, ito. The correct name is Wendy San. Pucha, mali na naman yung spelling. May hina sa spelling to mga to. Wala dapat H. Wendy lang dapat. Kaya pag nag-endorse si Wendy ngayon, pay to Chow King Cruz, pwedeng signed Wendy San. Ito yung description mo. Di ba? Kung yan ka dinescribe. Adding if it fit his proper signature. Pero by the way, ano lang ito, directory provision, hindi siya mandatory provision. Okay, another ito, important ito, time of endorsement presumption. Okay, sabi yan, except when endorsement daw bears date after the maturity of the instrument. Every negotiation daw is deemed prima facie to have been effected before the instrument daw was overdue. Okay, ibig sabihin may presumption. Okay, pag walang date daw yung endorsement bearing after maturity, ang presumption, na-negotiate yan bago mag-overdue. Example lang. January 5, 2009. Tagal ng illustration to. I promise to pay to the order of Arman 100,000 on June 1, 2009, signed Ronald Wacto. Tapos si Arman, ang ginawa, nag-endorse siya kay Boji, pay to Boji, signed Arman. Ang problema, yung endorsement, walang date bearing after maturity.
Kaya sabi ng Section 45, ang presumption, na-negotiate yan bago mag-overdue. Kaya ibig sabihin, na-negotiate yan ng June 1, 2009 or before. Okay, next. Pay to Carlito. Sandali lang, may check lang ako. Ano na tayo, hindi pala nag-record. Okay. Now, okay, next, pay to Carlito, sign Bojic. Another, wala na namang date yung endorsement bearing after maturity. Again, ang sabi ng 45, ang presumption na negotiate yan ng June 1 or before. Ang problema, nag-endorse ngayon si Carlito. Peito Doji sign Carlito. Eh, may date yung endorsement. Ang date niya, date bearing after maturity. Okay. Ang maturity date, June 1 eh. Ang date ng endorsement, 6/15. Ang masusunod dyan, yung 6/15. Okay. Di ba ang sabi ng Section 10, when an instrument or endorsement, okay, is dated. Okay. When the instrument, endorsement, or acceptance is dated, such date is deemed prima facie to be the true date of the making, drawing, acceptance, and endorsement of the case maybe. Kaya masusunod dyan yung date dito. Eh, since ang date niya bearing after maturity, wala nang presumption na na-negotiate yan, okay, before mag-overdue. Okay? Kaya alam mo, tinanong kita. Is Doji a holder? Of course, the answer is yes. Pero pag tinanong kita, is Doji a holder in due course, the answer is not. Kasi, hindi ka pwedeng maging holder in due course kung na-acquired mo yung instrument after maturity date. Kasi ang isang requirement ng holder in due course sa Section 52, di ba sabi doon, okay, ano may ibig ng holder in due course? Sabi doon, a holder in due course is a holder who acquired the instrument under the following condition. First, it must be complete and regular upon its face. Second, that he become a holder of it before it was overdue and without notice that it has been previously honored is such as the fact. Ang problema, absent yung number 2. He become a holder of it before it was overdue, naging holder ka after maturity date. Take note, walang nagiging holder in due course pag na-acquired mo yung instrument after maturity. Why? Anong reason? Kasi may presumption kasi sa batas na kapag ang instrument daw nasa circulation pa rin after maturity, the law presume that the instrument is already been dishonored by non-payment. Kaya kung binili mo pa rin siya or in-acquired mo pa rin siya after maturity date, may presumption na dishonored na yan by non-payment, it means isa kang buyer in bad faith. Kaya lumalabas, hindi ka pwedeng maging holder in due course. Kaya dito, pag tinanong kita, is Doji a holder in due course? The answer is no. Kasi na-acquired niya after maturity date. Okay? Now, pero by the way, yung isang requirement lang yan ha, na kapag na-acquired mo after maturity, hindi ka holder in due course. Kasi apat ang requisite para maging holder in due course ka under Section 52. Okay, maliwanag ba? Punta naman tayo sa Section 48. Ito, favorite question to ng examiner. Okay, yung tinatawag na striking out endorsement. Legal basis muna. Sabi ng batas, the holder may at any time strike out any endorsement which is not necessary to his title. The endorser whose endorsement is struck out and all endorsers subsequent to him are thereby relieved from liability on the instrument. Kaya ibig sabihin, sinasabi lang ng Section 48, kapag ikaw ay any holder daw ah, pwede raw nilang strike out lahat ng endorsement na hindi necessary sa kanilang title. Okay? At yung endorser daw na in-struck out, okay, and all parties, all endorsers subsequent to him are thereby relieved from liability on the instrument. Example lang. Halimbawa si A, nag-issue ng promissory note payable kay B or order. Payable to order ha. Tapos si B ang ginawa, nag-endorse kay C. Pay to C, sign B. Si C naman, nag-endorse kay D, sign C. Then D to E, pay to E, sign D. And E to F, pay to F, sign E. Ang question, kung kayo si F, pwede ko bang i-strike out ang signature ni B? The answer is no. Bakit? Kasi yung signature ni B, necessary sa title ni F. Kasi kung payable to order yan, tapos walang endorsement ni B, walang valid transfer of title from B to C.
Kasi remember, an order instrument is negotiable by endorsement completed by delivery. Kaya napakasimple lang ng tanong dito eh. Okay? Kapag pinura ko ba yung signature ni B, kung halimbawa tinanggal mo yung signature ni B, may valid transfer of title ba kay F? Di ba wala? Walang valid negotiation eh, from B to C. Kaya necessary yung signature ni B sa title ni F. O eto, pwede bang burain ang signature ni C? Answer, hindi rin pwede. Sapagkat si C ang nag-convert ng order to bearer. Kasi naging blank endorsement to. Kaya necessary ang signature ni C sa title ni F. Kasi subukan mong tanggalin yung signature ni F, walang valid title from valid transfer of title from C to D for lack of endorsement dito. Pero pwede bang burain na ni F ang signature ni D? Ah, pwede. Kasi lumalabas kung ang last endorsement mo is blank na, naging bearer instrument na siya. Kung bearer instrument na, negotiable na siya by delivery. Kaya ibig sabihin, kahit walang signature ni D, magkakaroon ng valid transfer ng title papunta kay F. Okay? Kasi nga, ang last endorsement dito ay blank. Pero another question, pwede bang burain ni F ang signature ni E? Pero hindi ko buburain ang signature ni D? Ay, hindi pwede. Kasi pag may signature dito si D, binura mo yung signature ni E, necessary sa title ni F ang signature ni E. Kasi order instrument pa rin yan. Kasi ang last endorsement ko ngayon, hindi naman blank, special. Kaya necessary yung endorsement ni D sa title ni F. Kaya hindi ko mo pwedeng burain to. Pero kung gusto ko, gawin mo ganito. Kung gusto ni F, burain to, burain mo rin to. Para lumalabas, ang last endorsement mo is blank. Kaya magkakaroon ng valid transfer of title pa rin kay F even without the signature of DNE. Kasi bearer instrument na siya dito. Pero kung buburain ko to, hindi ko buburain yung signature ni D, hindi pwede kasi nga necessary yung signature ni E sa title ni F. Kaya tanungin mo na lang muna yung sarili mo, pag tinanggal ko ba yan? O, yan bang signature na mga yan ay necessary sa title ni F? Kung yes ang sagot mo, hindi mo siya pwedeng i-strike out. Kaya nang sabi ng batas ganito, pag si F daw, in-strike out kong endorsement dito ni D, madi-discharge si D, discharge din si E. Kasi, okay, sabi ng batas, doon sa second sentence, diba, the endorser was endorsement is struck out and all parties subsequent to him are thereby relieved from liability on the instrument. Pero to be more specific, under section 120, discharge ngayon si D under section 120 paragraph B by striking out of his endorsement. At ito naman ay discharge siya under section 120 paragraph letter C, discharge of prior party. Pero kahit di mo nabasa yung section 120, okay, kung nabasa mo yung last sentence ng section 48, discharge ito, discharge din to. Kasi nga, I repeat, sabi dyan, the endorser was endorsement is struck out and all parties subsequent to him are thereby relieved from liability on the instrument. Section 49. Sabi dyan, transfer without endorsement, effect of. When the holder of an instrument payable to his order, transfer it for value, okay, without endorsing it. The transfer vests in the transferee such title as the transferor had therein. And the transferee raw acquires in addition the right to have the endorsement of the transferor. But for the purpose of determining whether the transferee is a holder in due course, the negotiation take effect as of the time when the endorsement is actually made. Example lah, halimbawa si M nag-issue ng promissory note payable kay P or order. Tapos ang date of maturity niya, April 10, 2020. Ang problema si P, ang ginawa, hindi niya in-endorse kay A. Dineliver niya noong April 7, 2020. Ang unang tanong is, na-acquired ba ni A ang title ni P? The answer is yes. Na-acquired ni A ang title ni P. Pero whatever be the title of P, that would be the title of A. Kaya kung ang title ni P defective, ang title ni A defective din. In addition daw, na-acquired ni A yung right na i-compel si P na i-endorse yung instrument.
Pero for purpose of determining whether A is a holder in due course, magiging holder in due course ka lang at the time of actual endorsement. Halimbawa, na-compel ni A si P, na-endorse yung instrument ng April 12, 2020. O, tanungin muna kita. As of April 7, 2020, is A a holder? The answer is no. Kasi ang tawag kay A nung April 7 is only an assignee. Kasi walang endorsement, kaya walang valid negotiation. Pero sabi ko nga, pwedeng i-compel ni ACP na i-endorse yung instrument. O na-compel niyang i-endorse ng April 12. Question, is A now a holder on April 12? The answer is yes. Holder ka na nung April 12 kasi na-negotiation na nung April 12. Pero another question, is A a holder in due course on April 12? The answer is no. Bakit? Kasi na-acquired mo yung instrument after maturity. Kasi ang reckoning period natin to determine whether A is a holder in due course or not is the date, not the date of delivery, but rather the date of actual endorsement. Now, since nagkaroon ng date of actual endorsement, meaning nagkaroon ng actual endorsement noong April 12 lang, which is after maturity na, hindi ka na magiging holder in due course. Kasi di ba sabi ko, may apat na requirement ang holder in due course. First, it must be complete and regular upon its face. Second, that he become a holder of it before it was overdue and without notice that it has been previously dishonored as much as the fact. Number three, he took it in good faith and for value. And last, that he has no notice of infirmity of the instrument or defect of title of person negotiating the instrument. Kaya, ibig sabihin, ang reckoning period natin para i-determine kung holder in due course to, I repeat, not the date of delivery of the instrument but actually the date of actual endorsement. Or pwedeng ganito, another illustration. Kunwari, anong nangyari si P, nung dineliver niya yung instrument kay A, si A wala pang notice of defective title. Pero pagdating ng date of actual endorsement, okay, nung in-endorse kunwari nung April 12, alam na ni A na ang title pala ni P defective. Hindi ka pa rin holder in due course. Kasi nga, ang reckoning period to determine whether or not holder in due course ba si A or hindi is the date of okay actual endorsement, not the date of delivery. Okay, punta tayo doon sa holder in due course. Naku, lagi kong binabanggit sa inyo, holder in due course, holder in, ano ba yung punyet ng holder in due course na yan? Okay, pag binasa mo yung section 52, what constitute a holder in due course? Sabi doon, a holder in due course is a holder, okay, who has taken the instrument under the following condition. Kaya ibig sabihin, dapat lahat daw itong requirement na to must be present. First, it must be complete and regular upon its face. Second, that he become the holder of it before it was overdue and without notice that it has been previously dishonored if such as the fact. Number three, that he took it in good faith and for value. And number four, that at the time it was negotiated to him, he had no notice of any infirmity in the instrument or defect in the title of the person negotiating it. Actually, kung titingnan mo, okay, meron talagang, okay, ilang requirement. First, complete. Second, regular. Next, okay, that he become a holder before it was overdue. Pang-apat, wala kang, okay, previous notice na ito ay dishonor na. Good paid ka for value. At next, wala kang notice of infirmity sa instrument. And wala kang notice of defective of title ng person negotiating it. Kaya technically, walo ang requirement. Ngayon, pero by the way, sa dami ng requirement ng holder in due course dyan, kung nakalimutan mo, okay, huwag mo na lang kalimutan yung paragraph number 3. Kasi lahat yan babagsak sa number 3. He took it in good faith and for value. Kasi tandaan mo, kung ikaw ay acting in good faith, hindi ka mag-acquire ng instrument na incomplete or irregular upon its face. If you are acting in good faith, you will not acquire an instrument after maturity. O kaya, may notice ka na previously dishonored na pala yan. Kung acting in good faith ka, hindi ka mag-acquire ng instrument na may notice of defective title ka na pala. Okay? Ng person negotiating it, or meron kang notice of infirmity ng instrument. Kaya lahat yan ay babagsak sa element of good faith.
Ulitin ko, walang nagiging holder in due course kapag ikaw ay, kapag na-acquired mo yung instrument after maturity. Kasi ang reason nga, may presumption under the law na kapag ang instrument ay nasa circulation pa rin after maturity, dishonored na yan by non-payment. Kaya kung in-acquired mo pa rin after maturity, it means you are acting in bad faith. Pero malamang may tanong ka, sir, sandali. Pag yung instrument ay payable, okay, at fixed or determinable future time, walang problema. Eh, sabi mo, sir, paano kung payable on demand dyan? Eh, wala naman date of maturity yan. Okay, mag-a-apply ba ang section 100, section 52, paragraph D? The answer is no. Kasi pag payable on demand, ang dapat mag-apply, section 53. Ano ba yung 53? Okay. Sabi dyan, when an instrument payable on demand is negotiated on unreasonable length of time after its issue, the holder is not deemed a holder in due course. Pero ang tanong, what is unreasonable time? Makikita mo naman yung definition na yan sa section 193. In determining what is reasonable time, regard is to be had to the nature ng instrument. Kaya alamin mo kung anong nature ng instrument. Sabi yan, promissory, no? Bill of exchange or check. Pangalawa is usage ng trade or business with respect to that instrument. And last is the fact of each particular case on a case-to-case basis. Kaya tandaan nyo, pag payable siya at fixed or determinable future time, section 52, paragraph B. Pero pag payable on demand siya, section 53 na. Ano bang ibig sabihin ng complete? Kailangan daw yung instrument must be complete in all material particular. By the way, pag binasa mo yung 52, paragraph A, pakibasa mo na rin yung section 14, yung tinatawag nating incomplete but delivered instrument. Kasi pag na-acquired mo yung instrument before its completion, hindi ka magiging holder in due course. Pero once na-acquired mo yung instrument after completion, then you become a holder in due course. Regular upon space. Kaya dapat yung instrument must be free from any patent material alteration. Kaya kung halimbawa, pag tingin mo pa lang ng instrument, may obvious ng or may patent defect na, patent material alteration, then hindi ka pwede maging holder in due course. Kaya yung tinutukoy kong material alteration under section 124, I'm referring to, okay, alteration, material alteration which are not patent on the face of the instrument. Meaning, pag sinabing not patent, by just looking it, wala kang makikitang noticeable alteration, pero meron pala. Okay? Ngayon, kung halimbawa, yung naka-reflect mare doon is pagtingin mo ng instrument, obvious na may mga material alteration, hindi yan section 124. But rather, wala dyang holder in due course. Kasi yung section 124, may tinutukoy ng holder in due course dyan. Okay, halimbawa, yung instrument. Okay? Punit-punit na. In-acquired mo pa rin. Hindi na yan regular upon his space, di ba? Kaya, buyer in bad faith ka na dyan. Kaya, yung instrument ng in-acquired mo, sunog na yung kalahati. Binili mo pa rin, buyer in bad faith. Okay, yung instrument crumpled na. May tae pa, di ba? Binili mo pa rin. Buyer in bad faith. Kasi hindi naman siya regular upon his face. Okay, I repeat, pangalawa, that he become a holder of it before it was overdue and without notice that it has been previously dishonored if such does the fact. He took it in good faith and for value. And last, that at the time it was negotiated to him, he had no notice of any infirmity in the instrument or defect in the title of the person negotiating it. Kaya dapat lahat ng requirement na yan must be present para ma-considered ka as a holder in due course. Pero ulitin ko, kung nakalimutan mo na requirement ang holder in due course, huwag mo lang kalimutan ang section 52, paragraph letter C. He took it in good faith and for value. Kaya dapat in-acquired mo siya for valuable consideration and dapat acting in good faith. Okay, o tandaan nyo ha, yung 53, nag-a-apply lang to pag payable on demand, pero once na fixed or determinable future time, section 52, paragraph letter B. Ito yun. Pag payable on demand, paltan mo lang to ng section 53. Okay, when an instrument payable on demand is negotiated on unreasonable length of time after its issue, the holder is not deemed a holder in due course. Okay, pag tinanong kita, ano ba ang right ng ordinary holder? Section 51 lang.
Pero pag tinanong kita, ano ba ang right ng holder in due course? I-add mo, section 51, i-plus mo yung section 57. Kasi tandaan mo, yung holder in due course, holder din yan. Pero may additional right ang holder in due course under section 57. Kaya nga sabi ng section 51, right ng ordinary holder, sabi dyan, the holder may sue their own in his own name, and if the payment is in due course, then the instrument is discharged. Okay, ano naman ang right ng holder in due course? Sabi ng section 57, the holder in due course hold the instrument free from any defect of title of prior parties and free from defenses available to prior parties among themselves. And he may enforce payment of the instrument for the full amount thereof against all parties liable thereof. Okay, kaya sa madaling salita, sa dami ng sinasabi dyan, basta holder in due course ka, you are holding the instrument free from personal defense. Okay, pero hindi ka free from real defense. Kaya sabi ko nga sa inyo, walang pinagkaibang holder in due course and holder not in due course kung walang defense. Wala rin pinagkaibang holder in due course and holder not in due course pag ang defense is real. Nagkakaroon lang ng distinction between holder in due course and holder not in due course once the defense is personal. Kasi pag ang defense personal, hindi yan pwedeng gamitin against a holder in due course. Pero pag ang defense is personal, pwedeng gamitin against a holder not in due course. Okay? Kaya tandaan nyo yun, ha? Okay? Right ng ordinary holder, okay, section 51, at yung right ng holder in due course is section 57. Kinumbine ko lang siya. Kasi nga, ulitin ko yung holder in due course, holder din yan. Okay? Kaya lumalabas kung holder ka din, o di may right ka rin under 51. Dinagdagan lang natin ng section 57. Okay, problem. Okay, EBA issued to Imelda check in the amount of 50,000 post-dated September 30, 1995 as a security for diamond ring to be sold on commission. On September 15, 1995, Imelda negotiated the check to MT Investment which paid the amount of 40,000 to her. Now, EBA failed to sell the ring so she returned it to Imelda on September 19, 1995. Unable to retrieve her check, EBA withdrew her fund from the Drobi Bank. Thus, when MT Investment presented the check for payment, the Drawi Bank dishonored it. Later on, when MT Investment sued her, EBA raised the defense of the absence of consideration, the check having been issued merely as security for the ring that she could not sell. Does EBA have a valid defense? By the way, this was asked in the 1995 bar exam. But this is actually an actual case. This is the case of State Investment House versus Court of Appeal. Okay, ang sabi ng Supreme Court dyan is, meron pang defense si Eva? Kasi yung nangyari dito eh. Diba? Si Eva nag-issue ka ng post-dated check. Bakit nga siya nag-issue ng check yung post-dated? Kasi security lang yan para dun sa ibibenta niya na jewelry on commission basis. Eh, ang problema, kung hindi niya nabenta yung mga jewelry, binalik niya yung jewelry kay Imelda. Pero nung re-retrieve niya yung check, hindi niya ma-retrieve yung check kasi nga, yung check ay pinadiscount na sa isang financing company. Yan yung MT Investment dito, but in actual case, that is the State Investment House. Okay, ang ginawa dito ni drawer, which is si Eva, aba, pumunta ng banko, winidraw lahat ng account, pera niya sa banko, at clean house account. Kaya nung present na ngayon yung post-dated check niya, nung financing company, okay, sa banko, dinis-honor, syempre. Reason, close account. Okay, ngayon, hinahabol syempre ngayon si drawer. Si Eva. Ang defense ni Eva, ba't ko naman babayaran yun? Wala ako natanggap ni any consideration. Sapagkat binalik na raw niya yung jewelry, okay kay Imelda. May valid defense ba si Eva? The answer is no. Okay, yung defense niya na absence or failure of consideration is just a matter of personal defense na hindi pwedeng gamitin against a holder in due course. Kasi si MT Investment dito is presumed to be a holder in due course by applying Section 59. Diba sabi ng Section 59, every holder is deemed prima facie to be a holder in due course. At hindi nakapag-present ng ebidensya rito si Eva to prove, na itong si MT Investment is not a holder in due course. Kaya mag-stand yung presumption. Kaya ang presumption, holder in due course, si MT Investment. At ang defense niya, since personal lang, hindi pwedeng gamitin against a holder in due course.
Pero by the way, may isang case ulit nangyaring ganyan involving State Investment House pa rin, pero natalo na doon si State Investment House. Kasi doon ang checking in issue, hindi siya cross-dated, but rather a cross-check. Iba naman pag cross-check. Kasi meron daw tatlong legal effect ang cross-check, sabi ng Supreme Court, sa case ng De Ocampo versus Gatchalian. Sabi ng Supreme Court doon is that, okay, meron daw three legal effect ang cross-check. Number one, it serves as a warning that the check has been issued for a definite purpose. Second, it cannot be in cash, that it's only for deposit. And second, last is it can be endorsed only once to the person having a bank account. Okay? Kaya, i-discuss ko yan sa inyo, okay, for another, okay, part. Okay? Break muna tayo ulit. Okay? I-check ko yan para malinaw. Okay? Bakit yung nagre-record niya. Okay? Discuss natin yun pag na-reach ko yung other cases. Okay? Basta yun, related cross-check naman yung initial. Basta ito post-dated lang. Basta ang presumption dyan, holder in due course. Okay? Dito tayo sa section 54, bali for next okay presentation. Okay? Break muna kayo. Okay, next, ano ko na lang, gagawa ko ng another PowerPoint doon. Okay, patuloy natin. Okay, thank you. Babaw.